Farah de la Cruz Rigor is found not guilty. Hindi! Hindi pwede to! Congratulations, Farah. Just one good win. Salamat, Atty. Salamat sa lahat. Lucy, Lucy, tama na. Tama na. Magagawan pa rin natin ang paraan para mabayaran ni Farah yung ginawa niya kay Vince. Lalabas din ang totoo. Ang totoong pumatay kay Vince. At ikaw yun, Farah. Napaikot mo lang ang judge sa mga pinagsasabi mo. Pero alam ko ang totoo. Pero hindi ikaw ang pinaniniwalaan ng korte. This is your fault. Kung hindi ka sana nagsinungaling against our case, makakasana ang kaso natin. Kapag nakalabas ako rito, gagawin ko lahat para mabawi kong katawan ko kay Farah at babalik ako sa inyo. I promise, love. Cheska. I love you, Mommy. I love you too, Cheska. Sabi po ni Daddy, nasad ka raw po. So, nandito po kami to give you a team hug! Team hug! Okay, team hug! Mommy, are you happy na po ba? Oo naman. Dahil sa inyo ng daddy mo. Lucy, let's go. Okay. At nung sinundan ka ni Farah Rigor sa bahay mo, ano nangyari? Galit na galit siya sa akin. Hinila niya ang buhok ko. Pinagsasasampal. Sinipa. Hanggang sa sinakal niya ako. Akala ko mamamatay na ako. Walang iyak ka talaga, ha? Wala kang utang na loob sa pamilya namin? Nagpakaawa ako sa'yo, tapos isusumbong mo ako? Gigipitin mo ako? Ayop mo ka! Wala naman ako ng totoo! Totoo? Then what happened? Dumating yung anak kong si Cheska. Nakita niya kami. Takot na takot siya. Kaya pinatakbo ko siya. Baby, run! Call Daddy! Mabuti na lang nakapagtago si Cheska sa kwarto niya. Dahil kung hindi, malamang sinaktan na rin siya ng babaeng yan. Objection, Your Honor. The witness is in no position to determine motive. Sustain. Malakas ang statement ni Lucy Rigor laban sa'yo, Farah. I suggest we cut the losses. Makipag-usap na tayo sa kanto nila. Makipag-deal na tayo. Deal? Deal? Nabanggit ko na sa'yo noon na pwede natin mapababa ang kaso sa physical injuries kapag magpiplead ka ng guilty sa korte sa pananakit mo kay Lucy. Pero hindi ko siya sinaktan. Kapag ginawa mo yun, mas makakalaya ka ng mas maaga. In 6 months to 1 year. Pero, pag nahatulan ka ng guilty sa attempted homicide case, matatagal lang talita sa kulungan. Attorney, hindi ko nga siya sinaktan. Alam ko na mayroon kang sariling kwento sa pangyayari. Pero mayroon silang ebidensya laban sa'yo. Hindi ko na mapapangako o nasisiguro mananalo ka pa sa kasong to. That's why, I'm giving you right now the best option. Pag-isipan mo yan na mabuti. I'm sorry. I really have to go. Excuse me. Nakasakit-sakit ang ginagawa nila sa akin. Yung pinagdaanan namin ng gabi yung Joyce sa kamay ni Farah,
Yung takot ko para kay Cheska, lahat yun kinagamit laban sa akin. Pero ako din, hindi ko rin maatim yung pagdadrama ni Farah kanina eh. So ano ba? Anong plano mo dun sa sinabi ni attorney kanina? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam, bro. Bakit ganon? Si Farah gumawa nito, bakit ako nagbabayad lahat ng kasalanan niya? True. Hindi mo kailangan gawin yon kung ayaw mo. Kung hindi mo gusto, at gusto mo lumaban, lulaban tayo, nandito ako. Hindi ako aalis sa tabi mo. So, paano? Papayag tayong papabain ang kaso ni Farah. Hindi ako papayag! Dapat nga sa kanya makulong siya habang buhay para sa ginawa niya sa amin. I'm giving you this advice dahil si Farah ang nanalo nung nakaraang kaso. Kapag ka nanalo siyang muli sa pagkakataong ito, makakalaya na si Farah. Pero kapag tinanggap niyo ang alok nila sa inyo, makukulong si Farah. Maiksim ang panahon pero at least mapagdurusahan niya ang ginawa niya sa inyo. It's all up to you. Sigurado po ba si Mamita na hindi siya sasama? Ayaw niya po bang makitang mahatulan si Farah? Eh, nagkukulong po si Mamason sa kwarto eh. Ayaw na daw po niya makita yung babae na yun. Mami! Mami! May nakalimutan ka po. Sina Lolo at Lola po. Ah! Oo nga po, ma'am. Dati-rati lagi mo yung suot eh. Pero ngayon hindi na. Opo, mami. Sabi mo po, protection niyo po yan ni na Lolo at Lola from heaven. Suot niyo rin po today para i-protect ka po nila from Tita Farah. Sige, thank you, Cheska. Doon na lang sa sasakyan ko isusuot ha. Nagmamadali na kasi kami. Let's go, love. Bye, Daddy! Bye, Chiriska! Bye, Mika! Bye, Mommy! Okay. Woo! So, let's go? Na. For charges of physical injuries against Lucy Hidalgo Rigor, how do you plead? Guilty, Your Honor. Wherefore, in view of the foregoing, judgment is hereby rendered as follows. In criminal case number 20230412, less serious physical injuries against Lucy Hidalgo Rigor, the accused, Farah de la Cruz Rigor, has entered the plea of guilty. She is hereby sentenced to suffer the penalty of 6 months to 1 year imprisonment. Court adjourned. Joyce, okay ka lang? Ba't parang naaawa ka kay Farah? Dip! Wala, tears of joy to. Natutuwa lang ako.
Hindi ako makapaniwala, bro. Nanalo tayo sa wakas! Darius, hindi ka ba masaya? Panalo pa rin tayo. Makukulong si Farah. Kung tutusin, kulong pa nga yan sa lahat ng mga kasalanan ginawa niya sa atin. Pero mahalaga, hindi na siya makakalapit sa atin. Mabuti na rin na pumayag kayo sa plea bargaining agreement. Ayoko na kasi matulad yung nauna nating kaso. Kung saan, very confident tayo na mananalo. Tapos, naabswelto lang si Farah. Yun talaga ang kinakatakot ko noon, attorney. Kaya hindi pwedeng makalabas si Farah. Tama lang ang ginawa natin, Darius. Excuse me, Darius. Pwede ba tayo nag-uusap mo sa akin? Of course, attorney. Kumain muna ka. Sigur, panalo na kayo sa kaso. At dito na naman ba kayo para harasin niyo ang kliyente ko? Ako mga haras? Sino ba dito ang guilty sa pananakit sa akin? Tinawag lang naman kita para sabihin sa'yo hindi na kita madadalo sa bago mong kulungan. Magiging busy na kasi ako kasama si Darius at Cheska sa pag-move on namin bilang pamilya. Sa akin na isuot ko? Si Cheska. Para daw maprotektahan ako ng lolo at lola niya kay Tita Farah. Alam niyo ako. Tama na! Kahit makalabas ka, hindi ka makakalapit sa mag-ama ko. Lucy! Excuse me. Ang sinabi ko sa'yo, kamakalapit. Eh, gusto ko lang naman siyang tingnan habang binabalik ulit siya sa kulungan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa akin, hindi ba sa tingin mo deserve ko na makitang ikukulong yung taong nanakit sa akin? Pagkatapos, pag sinakta ka. Tama na. Hindi ka na. Inaaresto ka namin. Hindi ko ginustong patayin si Vince. Pinagtanggol ko lang sarili ko. Guilty, Your Honor. Diyos ko. Hindi ko ho alam kung bakit nangyayari sa akin to. Sa iyo na lang po ako humuhugot ng lakas. Patatagin niyo po ako.
Tulungan niyo po ako malagpasan ang pagsubok na ito. Like din po to ni Mamita para no hair on my face. Pakita nga. Wow, bagay. Very cute. Just come on, baby. No, please. Don't hug me. No, don't hug me. Magpapaliwanag ako. Oh. Alam mo ba kung sino nagpaalala sa akin na isuot ko? Si Cheska. Para daw maprotektahan ako ng lolo at lola niya kay Tita Farah. At huwag na huwag niyo pong pababayaan ang mag-ama ko. Huwag niyo pong hayaan na saktan sila ni Farah. Lalong-lalo na si Cheska. Maniniwala rin po ako na isang araw, makakalabas rin ako rito. Makakilala rin ako ng pamilya ko at makakasama ko ulit sila. Biro ang anim na buwan dito, bro. Nababaliw na ako kakaisip kung anong ginagawa ni Farah sa mag-ama ko. Bro, kailangan mong labanan ang lungkot at pag-aalala. Baka naman ikaw pang magkasakit dito. Bro, anim na buwan. Maikli lang to. Kaya mo to. Makakabalik ka agad sa pamilya mo. Paano kung wala na akong pamilya papalikan? Oh, ayan! Ano ba'y sinasabi mo, Lucy? Hindi mo kasi nakita kung gano'ng kayamak si Farah. Kanina nung kantas ko na pinasuot sa kanya ni Cheska. Tiwala na yung anak ko sa kanya. Oo. Pero paano kung nakuha na ni Farah ang loob ng pamilya ko? Paano kung yun na yung babaeng mamahalin nila? Ano pa bang silbi ng paglayaw ko kung ibang Lucy na yung minamahal nila? Oh, hindi. Imposible yan. Pasasaan pa't lalabas din ang naturalesa ng impostorang yan. For sure. May mapapansin at mapapansin sila. Sana lang talaga makita yun ang asawa mo ni Darius. Joyce, alam mo kung gaano ako kamahal ni Darius. Napagdadahan niya kung anong nakikita niya. Pwes, tatry kong gumawa ng paraan para i-booking siya. Iisip ako ng paraan yung hindi niya agad mahahalata para hindi mag-backfire hanggang mag-fake Lucy reveal tayo. Pero mag-iingat ka, ha? Alam mo kung gaano kasama si Farah at kung anong kaya niyang gawin. Sana magdila ang hell ka talaga. Oo. At lumabas yung totoong ugali ni Farah. Sana talaga mabisto siya at may makakahalata sa kahit sino sa kanila po. Manang Biring, pinapatawag ako ni Mamita. Ay, opo, Ma'am Lucy. Pero nagpapahinga na po si Ma'am Asun eh. Eh, namili po kasi kami ng mga lulutuin. Eh, kaso, nakalimutan po namin yung ingredients ng specialty mo. Kaya wala po kami nabili. Ah! Naku, senior moment na pala kayo ni Mamita. Ano po yun, Ma'am Lucy? Si senior moment. Yun ang tinatawag kapag nagiging makakalimutin na. Ibig niyo po sabihin yung nag-uulyanin? Naku, ama ng Biring. Wala akong sinasabing ulyanin na si Mamita. Kayo nagsabi niya, hindi ako. Naku, ma'am, huwag niyo po ako isumbong, ha? Eh, ano ba kasi yung specialty na ipapaluto ni Mamita? Eh, ano pa ba? Kundi yung paborito niya na kayos mo. Magpapadasal kasi siya sa kaluluwa ni Sir Beans. At yun ang hihahanda sa mga bisita. Eh, ma'am, lista na po niyo yung mga ingredients para po makabalik na ako sa grocery. Sure. Eh, ma'am,
Bakit po kala ng gamit nyo? Di ba po kaliwete kayo? Ano ba naman ako? Puros kasi pagte-text na ngayon, kaya nakakalimutan ko na yata magsulat. Eh, i-text ko na lang sa inyo yung ingredients, Manang Biring. Mas mabilis pa yun. Ay, sige po. Nagulat nga rin po ako eh. Kasi ang alam ko po, kaliwete si Ma'am Lucy. Pero biglang kanang kamay ang ginamit niya sa pagsusulat. Eh sa tagal po ng pagtatrabaho ko po dito sa inyo, ngayon ko lang po nakita na nagbago ang pagsusulat niya. Kaya naisip ko, di kaya nakalimutan lang niya? Ito naman oo. Meron ba naman nakakalimut kung paano magsulat o kung anong kamay ang dapat gamitin? Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Masyado yatang seryoso ang pinag-uusapan ninyo. Oh, Lucy. May problema ba? Love! Ah! Ano nangyayari sa'yo? Mukhang tarantang-taranta ka. Kayang-kaya mo itong kusina. Kaya bilib na bilib ako sa'yo. Lahat ng putahe, kayang-kaya mo. Lahat talaga ng putahe? Grabe naman. Pwede si Lucy nang magaling. Ano? Mamita, meron kayong bisita. Etong si Sister... Sister, ano nga ulit ang pangalan ninyo? Hindi mo ako nakikilala, Lucy. Ano pinag-uusapan ninyo ni Manang Biring? Yung mga binili nga ni Mamita. Yun lang ba talaga? Bakit parang meron kang hindi sinasabi sa akin? Ano? Huwag na huwag mo akong sisiraan sa mga tao dito sa bahay. Hindi porket best friend kita, palalampasin ko mga ginagawa mo.